Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. It's Wednesday morning here in England. Kababalik ko lang galing sa school. Inatid ko si Sofia. Panahon na rin para mag-almusal siguro. Bago matulog kasi may pasok po ako mamayang gabi. So, yan. Pag wala ka talagang kasama sa bahay, kayo lang magpamilya, minsan mahirap din. Ganito, bago ako matulog, maghugas ako ng pinggan, maglilinis ako ng kunti, isasampay ko yung labahan. So, medyo marami pa akong gagawin. Tingnan mo, medyo messy yung aming kitchen. So, tsaka yung sala, medyo madumi pa. So, bago ako matutulog, siguro maglilinis muna ako ng kunti. Para pagdating ni Mrs., okay yung, magiging okay yung mood niya. So, minsan naisip ko mahirap talaga ang buhay ng OFW. Yung mga katulad kong overseas Filipino worker. Yun. Although resident na ako dito, pero mahirap talaga kasi yung wala kang sinasandal lang ibang yung wala kang kamag-anak, kayo-kayo lang, kami-kami lang dito. So kaya gusto ko nga i-share sa inyo na minsan naisip namin ni Mrs. na mag-move sa Pilipinas. Pero yung malaking pagkakamali kong na nagawa, yung baga resulta na ngayon, na-realize ko na ngayon, kasi medyo almost nearly 7 years din akong nagtrabaho bilang security sa cruise ship. Isang pagkakamaling nagawa ko na nung nagtatrabaho ako sa cruise ship, hindi ako nag-invest para sa bahay. Kaya wala akong sariling bahay sa Pilipinas. Kung nag-invest lang sana ako noon, siguro buo na ang bahay kung inuna ko yung bahay. So, ang isang pagkakamali ko talaga na nagawa bilang OFW nung nagtatrabaho ako sa cruise ship, inuna ko yung layaw. Dahil binata nga ako noon. So, ang ginawa ko noon, nag-loan ako ng kotse, yung sasakyan, hindi dapat gawin. So, dahil binata nga ako, hindi ko kagad naisip yun. Yung investment ko napunta sa wala. Akala ko investment yun eh. Hindi pala. Yabang lang. Pasensya na, wala po akong pinaparinggan na mga yung kung may sarili kayo, may experience kayo na katulad ng experience ko, hindi ko po kayo pinaparinggan. Sa akin po ito yung mistake na nangyari sa buhay ko. Nung nagtatrabaho ako sa cruise ship, ang una kong binili, sasakyan. So, pumunta ako ng Toyota, dahil nga sa yabang siguro, binata eh. So, nag-loan ako ng kotse. Toyota Vios. Or Vios, I don't know how you say it. So, sa loob ng 4 na taon, hinuhulugan ko yun, umabot ng hulog ng more than 800,000. So, after 4 years, na-paid ko yun, ibininta ko rin kagad kasi nung panahon na yun, nung after 4 years, nakapag-asawa nga ako kay Hannah. Kaya nung pinitation ako ni Hannah papunta rito, so nag-decide akong ibenta kaagad. Just nung na-full paid ko, a month after na-full paid ko, bininta ko kaagad after 4 years. Alam niyo ganong halaga lang na ibenta ko yon? 315,000 pesos. Pero kung sumatotal nun, ang perang ginastos ko doon sa kotse na yon, hindi kasama yung maintenance,
is umabot ang binayad ko sa bangko ng 800,000, more than 800,000. So napagtanto ko ngayon na sayang yung pera dahil yun ang ginawa ko. Kung sana nag-invest ako ng lupa, ng lote para patayuan ng bahay, maganda sana. Para kung mag-move out sana kami ni Hannah to Philippines, meron sana kaming sariling bahay. Yun ang hindi ko talaga naisip. Yun ang sa ngayon nakikita ko yung sinasabi na ang pagsisisi na sa bandang huli. Yung dahil nakakotse ka, medyo class ang dating. Pero hindi pala class. Low class pala. Yun na bilang OFW noon na naranasan ko, maling investment yung kotse, yung dahil may sasakyan ka, binata ka na mayroon kang sariling sasakyan, pero yun pala hinuhulugan mo sa bangko hanggang ma-full paid mo. Mali pala. Kita mo yung return. Yung return ng pera sa akin, 320,000 lang. 315,000. After 4 years, ng more than 800,000. Hindi pa kasali noon, mga maintenance noon. Nung after 4 years, 5 years, nagkaroon ako ng maintenance noon. Palit ng gulong, yung yearly, yung insurance ng kotse. Grabing gastusin noon sa kotse, kaya... Kung hindi pa kayo nakaranas niyan, at least sineshare ko sa inyo na mahirap pag-unahin yung ganong investment. Hindi dapat, hindi yun investment eh. Pagwawaldas ng salapi, ang tawag doon. Dapat binata ako, inihanda ko ang sarili ko na sa mga darating na panahon, na katulad nito ngayon, dapat nagkaroon ako ng sariling bahay. So kita mo, nag-abroad ako from 2005. 2019 na ngayon. Sa haba ng panahon, wala akong sariling bahay. Mali talaga. Buti na lamang at yung tatay ko, farmer, nakapag-invest din ako ng farm sa Mindanao. So ngayon, meron ng yung farm, meron ng rubber tree, meron ng sagingan. Pero salamat doon sa tatay ko na Noong hindi pa huli, in-encourage niya ako na mag-invest ng lupa, ng farmland. So nakabili ako ng almost more than yung lupa na ngayon ay minamanage ng tatay ko. Umabot na ng 11 hectares, almost 11 hectares. Yun lang yung tanging pag-asa ko ngayon na lupain na invest ko. Pero sana kung naging wise ako noon, naging smart ako noon, sana may sarili na akong bahay. Kaya sa mga OFW, nakatulad ko, ang aking advice, huwag niyong gawin yung pagkakamali na nagawa ko. Yung inuuna yung sasakyan, yung tapos yung sasakyan, hindi mo naman nabili ng cash, hulugan mo lang, monthly, maling-mali yun. Kaya... Okay ata kung may sasakyan ka, kung sobra na yung pera mo na kita mo, meron ka na talagang sariling bahay, may sarili kang lupain. Kung may mga anak ka, anak mo, okay na, settled na yung mga anak mo. Pero yung, halimbawa, binata ka, huwag mong unahin yung sasakyan. Hindi talaga maling-mali. 800,000 sa mga panahon na yun, mga 2007 yun eh, 2007. Pagpatayo na ako ng magandang bahay sa probinsya nun. Pero dahil nga hindi ko naisip ng maayos yun, yun, maling-mali. Ang masama pa nun, habang nasa barko ako nun, 7 months, 6 months to 7 months ako sa barko, iba ang gumagamit ng sasakyan. So... Mali talaga. So yun lang mga kababayan, sana ay sa mga OFW na katulad ko, kung saan man kayong lupalop ng mundo, pag umuwi ko na yun ng Pilipinas, i-avoid nyo yung ganyang experience na naranasan ko.
lesson learned yun sa akin na sinishare ko sa inyo para in the future baka nag-iisip kayo na yun ang gawin nyo sa inyo yan, pero hindi talaga maganda. Mag-invest dapat ng bahay, lupain, kasi nga kahit iwan mo yung lupain, iwan mo yung bahay, walang magnanakaw. Yung iba kong naman kasama nag-business, pero dahil abroad nga sila, yung business din nila na hindi naging successful. Kasi nga hindi nila personal na namamanage yung business. Pero yung sariling bahay, gaya nga ako rito, 8 years na ako rito sa England, yung lupain ko, tatay ko nagmamanage, andun lang. At least, hindi ako nagpapadala ng pera sa mga parents ko tulong. Kasi nga, yung farmland, yung farm, may income na sa kanila lang lahat. Sa tatay ko at sa nanay ko, yung mga kapatid ko naman, may sarili naman sila. So yun ang pangkabuhayan ng mga magulang ko ngayon, yung lupain na nabili ko. At least meron silang sariling lupain na sinasaka, na minamanage, ito nila na pagkukunan ng salapi ng pera. Yung gastusin nila sa maintenance sa mga gamot nila, araw-araw na pangangailangan nila, doon na rin sila kumukuha. So yun ang inisip ko, kung kasi nga nag-uusap kami ni Hana na uwi tayo sa Pilipinas. So bahay ang problema ko, sabi ko, yung 10 hectares o almost 11 hectares na farmland. Sabi ko, sakto naman yun eh, mabubuhay ko na kayo noon. Maipapadala ko na Sofia sa magandang eskwelahan sa Pilipinas pag meron akong ganong farm. So lately, 6 months ago, nakabili kami ni Hana doon ng 1,600 square meter na lote, pampatayo ng patayuan ng bahay. 1,600 square meter, malaki. Kaya lang problema namin ngayon, syempre yung pera na gagamitin namin sa pagpapatayo ng bahay. Kasi nga yung pera na meron kami, nakahanda para sa mortgage namin dito. Pero yun, kinukumbinsi ko nga si Hana. Sabi ko, kung kukuha tayo ng bahay dito sa England, mortgage, 25 years kung babayaran yon monthly. Pero sabi ko, pag papatayo tayo ng bahay sa Pilipinas, kahit nagkakalaga lang ng 1.5 million, at least sariling atin, sabi ko sa kanya. Kinoconvince ko talaga siya. Pero medyo 50-50 pa na pa siyang mag-decide kasi nga masyadong malayo sa Czech Republic. At hindi ko maigagarantisado sa kanya, maigagarantiya sa kanya na yearly siya makakauwi sa Czech Republic. Kasi hindi ko naman alam kung ano ang magiging income ng farm. Diba? Kasi yun ang pangkabuhayan na gagawin ko eh, yung farm eh. 11 hectares na farm, medyo may kalakihan na yun. Sana. Yun lang, wala akong sariling bahay sa Pilipinas. Dahil nga inuna ko yung kotse. Sana magiging lesson ito sa mga katulad kong OFW na naghahangad na magkaroon ng sariling sasakyan. Okay lang yun kung may sobra-sobra na yung salapi mo. Pero kung nagtatrabaho ka sa ibang bansa para sa pamilya, investment talaga sa lupa at bahay. So, yun lang po at salamat at na-share ko sa inyo ang aking experience bilang OFW. Sana ay hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin na wrong investment. So, muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Pero bago yan, hello to Tita Ibs ng Davao City. Palagi pa ako pupunta sa Davao City pag umuwi po kami ni Mrs. sa Pilipinas. Kahit nung nagtatrabaho ako sa barko, pag umuwi ako ng North Cotabato, dyan talaga ang daan ko sa Davao. Nag-i-stay ako sa Davao ng 2 nights. Yan bago ako umuwi sa North Cotabato. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At naway patuloy niyo po akong tangkilikin. At kita-kita po tayo next time. Bye po! Ingat po kayo!